Welcome po uli sa ating channel. Ang pag-aaralan po natin sa video ito ay ang tungkol dito sa spiral stairs. Ito po yung nakikita natin, no? Yung paikot na hagdan, no? Kung medyo maliit po yung space, no, ng paglalagyan nyo ng hagdan, i-consider nyo na po yung paggawa ng spiral stairs o yung pabilog na hagdan, na. Ayun po yung i-discuss natin sa bidyong ito, no. Ito pong spiral stairs na nakikita natin ito. Bali kung napapansin niyo, meron po tayong tatlong klase, no, ng pabilog na hagdan, no. Meron pong box type, merong closed type, and then meron pong open type, no. Ito pong open type, yan po yung i-discuss natin sa bidyong ito. Marami po tayong kukumputin, no, dito sa spiral stairs. Step by step po natin kukumputin. So, yan po yung topic natin sa bidyong ito. Okay, so umpisahan po natin na itong discussion sa bidyong ito, no. Ito po yung spiral stairs, no. Kung magko-compute po tayo ng spiral stairs, para pong gagamit tayo ng cylinder, no. Yung pong 360 degrees, yung diameter ng cylinder, no, yung circumference, no, yung radius, i-discuss din po natin 'yan, tsaka yung diameter. Kailangan po natin 'yan, no. Ang kailangan po nating height, ito po 'yon, no. Diameter, ito rin po, no. Yung riser, kukumputin po natin 'yan, pati yung tread. Pati po yung haba ng tread, yung arc ng mga tread na 'yan, i-discuss po natin 'yan. Medyo marami po tayong i-discuss, no, sa spiral stairs na ito. Kaya abangan nyo po, no, yung bidyong ito hanggang sa dulo. Tapusin nyo po yung bidyong ito. Medyo marami-rami po tayong i-discuss, at medyo marami-rami rin po kayong matututunan sa bidyong ito, no. Ang height po na gagamitin natin ng spiral stairs, bali 3,000 mm from finish floor po ng ground floor hanggang dun sa finish floor po, no, nung upper floor. And then yung diameter po natin ng spiral stairs, 1,600 mm po ang gagamitin natin, no. Ito po yun, parang cylinder po yan, no. Kaya gaya ng sinabi ko kanina, gagamit tayo ng circumference, yung diameter, yung radius, gagamitin po natin yan. Okay, so kukumputin po natin na yung mga riser na munang yan at saka yung tread, and then susunod po natin yung haba ng tread, yung arc ng mga tread, tsaka po yung ibang i-discuss natin. Okay, so dito po sa una nating i-discuss, kukumputin, no, yung pong riser tsaka yung tread, no. Ang gagamitin po natin yung 12 po yung tread natin, bali ang steps po natin 13. Ayan po, no. Ayun, yung pang 13 po, yun na pong nasa pinakataas, no? Yung pong last steps, no? 12 po yung tread, ito po yun. And then, ang height po natin, gaya sinabi ko kanina, 3,000 mm, no? Diameter 1,600 mm or 1.6 meters. 3 meters po ito. Yung riser at saka yung tread, yan po yung uunahin natin. Saan na po yung haba ng tread saka yung mga arc ngayon, no? Ngayon, ang number po ng steps natin, 13. Ayun po, pang 13 yung last, no? Yung number po ng tread natin, bali 13 minus 1. Para makuha yung tread, number of steps minus 1 yun. Number of tread natin, 12. Ayun po, no? Yung riser height po natin, ito po yon. Para makompute po yan, total rise height po, ito. Ayun, i-divide po natin yan sa is equal to total rise natin, no, height 3,000 mm divided by 13. Ayo, kasama po 'yon, no. Bali divided by 13, ang riser height po natin, ito po 'yon. Bali is equal to ang riser height, bali 230.8 mm. Ito po 'yon, no.
yung pong height na yon. Okay? So, ang na-compute po natin dito, yung riser height at saka po yung bilang ng thread, 12 po. Ito po yung bilang ng thread, no? Hanggang dito, 12. Ngayon, na hindi po kasama yung pang 13 na yon kasi nasa last step na po yon, no? Yung finish sa upper floor na po yon, no? Yung pong last sa flooring na po yon, no? Bali, ito lang po, 12, yung thread na yon. Okay, so ang next na kukomputin po natin, ang next na kukomputin po natin ay yung angle na ng thread natin, no? Gaya yung sinabi ko, 12 yung thread natin kanina, no? Pang 13 yun. 12 lang po ang kailangan natin. Ito po yun. Ano pong angle nito, no? Ito po yun na kukomputin po natin. Ito po yun, no? Question mark pa po, no? Yung angle natin, no? Dito. So, para makompute po yung angle, 360 degrees. Ito po yung buo na yun. Divided by number of thread po. So, 12 po yung thread natin na na-compute. Bali, 360 degrees dahil pabilog po yan, no? Divided by 12. Ang angle po natin ng ito po yon. Ang answer po is 30 degrees. Ayun po yung angle. Ganun lang po yung pag-compute niyan, no? Ang susunod po natin kukomputin, since tapos na po yung angle, 30 degrees po ang pag-compute nun. Ito naman pong haba ng thread natin, no? Kung ilang millimeter yan. So, kailangan po natin yung diameter ng poste po, no? Ayun. Inside diameter po. Ayun. 114 millimeter po yung diameter ng post natin, no? Ang radius niyan, siyempre, kalahati ng diameter, 57 millimeter yun, no? Yun po yung radius natin. Ayun po, kalahati, no? Kailangan din po natin yung diameter nitong outside na circle na yun, ng diameter ng stairs, no? Ang diameter na ginamit po natin dito, bali 1,600 millimeter or 1.6 meter. Siyempre, ang kalahati niyan, radius yun, no? Ang kalahati po niyan, siyempre, 800 millimeter yung radius. Outside radius minus inside radius. Yan po yung length ng thread natin dito, no? So, siyempre, yung outside radius po nito, 800 millimeter yun, ito po, no? Minus 57 millimeter, ayun po yun, no? So, ang length po ng thread natin, ito, bali 743 millimeter po yun. Ito po yun, no? Ayun po yung length po ng thread natin. Ang susunod po natin kukomputin, ito pong mga arc na yan, no? Ayun, naka-arc na yan, no? Sa thread na yan. Dalawa po yan, isa sa loob at saka isa sa labas. Okay, so yung computation po ng arc natin, no? Since na-compute na po natin yung haba po ng thread natin, 743 millimeter, no? Pati yung angle, natapos na yan, na rin. Yung pong arc, ayun po, at saka ito, no? Yun ang kukunan natin. Unahin na po natin yung inside arc na yun, no? Dito sa thread na ito. Kailangan po natin itong circumference, no? Nitong, at saka itong diameter ng pipe natin, no? Pipe diameter, 114 millimeter, no? So, yung arc length natin, kailangan natin yung circumference nito. Yun. Ang circumference naman na formula na pi times diameter yon. Ngayon, para makompute yung arc length, no? Nito, yon. I-divide natin yan sa number ng thread. Yung number naman ng thread natin, na-compute na po natin kanina, 12 yon, no? So, bali, arc length is equal to pi, constant po yung 3.1416 times 114 na diameter, ayun, no? I-divide natin sa 12 yan, no? So, yung arc length natin, no? Ito, ang sukat nyan, pag ginamit, minultiply ito, dun sa, ano, dinivide sa 12, 30 millimeters po yun, no? Ito naman pong arc length nito sa outside arc length na yon ng thread na ito, kailangan po natin yan yung diameter naman ng stairs natin, no? So, ang ginamit naman po nating diameter dyan is 1,600 millimeter. Bali, ang arc length po natin, same formula dito. Kaya lang yung diameter nito ang gagamitin natin. Pi times diameter, no? Ang pi, 3.1416 po yan. Pero i-divide po natin yan sa number ng thread pa rin, no?
So, ang number ng thread naman natin na 12 po yan. Pi, arc length is equal to 3.1416. Yan yung value ng pi times diameter na 1,600 millimeter divided by 12. So, ang arc length po natin, no, itong nakikita natin ito, ang haba po niyan is equal to 419 millimeter. So, ayun po, no? Ito po yun. Okay, so, ang dali po palang computein ng mga yan, no? Yung bilang ng thread natin, no? And then, yung arc ng angle ng thread natin, yung haba ng thread natin, no? Tapos, yung arc, no? Nung inside ng thread natin, tsaka yung outside length ng thread natin, no? Nung arc. Ganun lang po pala computein, no? Kung nagustuhan niyo po itong video ko, pakipindot lang po yung like, subscribe, tsaka notification bell sa baba. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.